Nagabisa na po sa publiko ang ilang kumpanya ng soft drinks. Kinakapos na raw kasi sila sa supply ng asukal na sangkap ng ilang produkto nila. Kapag nagtuloy-tuloy raw yan, posibleng maapektuhan pati ang kanilang mga manggagawa. Pero sa panayam kay Manolet Lamata, Pangulo ng United Sugar Producers Federation, posibleng may umiipit labang sa supply ng asukal. If you go to the palengkes, ma'am, if you go to the retail store, there is sugar. There is no shortage. How much sugar you want, you can buy. Yun lang, sobrang mahal. So I'm just putting one plus one. If it's sobrang mahal, it's because somebody is releasing the sugar slowly, little by little, to kongyari may shortage. Sa meeting naman kasama si Pangulong Bongbong Marcos, pinaplansya na ang pagpapataas sa supply ng asukal. Nasa frontline ng balitang iyan si Shaila Francisco. Pagkatapos ng halos 9 na oras na pagtatrabaho bilang driver, pampapawi ng uhaw at pagod ni na Alex Jose at Jason Durante ang soft drinks. Pero kanina, wala silang nabili sa tinatambayang tindahan. Masarap kasi pag nag-soft drinks pagkatapos ng kain, kasi dumidikhay ka kagad. Tanggal uhaw, ganun. Alam na lang po ng iba. Diya, tubig. Sa isa pang tindahan sa Quezon City, kaunti raw ang delivery ng soft drinks ngayong Linggo. Hindi na raw gaya noon na araw-araw ang dating. Pag umorder po kami ng hundreds, dinadara mga 20s, ganun lang. Tapos hindi kompleto. Kulang-kulang, laging walang supply. Eh, nanulugi na kami. Nawawala na talaga mga suki namin. Naghahanap na siyempre sa iba. Sa mga supermarket naman, mayroong soft drinks pero wala yung mga maliliit na size. Nagkakaproblema raw ang ilang supplier. Ang sabi lang is they cannot assure us of ample supply of particular sizes, but they cannot tell us which size and when. Sa joint statement ng Coca-Cola Beverages Philippines, ARC Refreshments Corporation at Pepsi-Cola Products Philippines, kinumpirma nilang kinakapos na ng premium refined sugar na mahalagang sangkap sa kanilang mga produkto. Nakikipag-ugnay na raw sila sa mga stakeholder at sa gobyerno. Tingin naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na ninigurado lang ang mga kumpanya. Kung magtuloy-tuloy raw kasing kapusin ang kanilang sangkap, posibleng maapektuhan ang mga empleyado nila. Like any business, you always project your material requirement ahead of time. So for them, they also put their orders for their supply of sugar. Apparently, yung nakuha nila na parang na menos, there is still enough supply to carry us forward at least up to September, because October, usually that last quarter is the harvesting time. Kahapon sa consultation meeting kasama ang food manufacturers, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa pagpapataas ng supply ng asukal. Pinag-aaralan na raw nila ito. Bukod kasi sa soft drinks companies, posibleng maapektuhan ang mga sugary drinks gaya ng juice, mga candy, gatas at pastries. Kabilang sa plano ni PBBM ang kausapin ng mga traders para maging reasonable sa presyo ng asukal. Ayon sa Malacanang, tinitingnan na ng Pangulo ang direktang importasyon ng food manufacturers bilang emergency measure. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.